Hi guys, this is Michelle Ovarias and welcome back to my vlog. Hello guys, Hisashi buri, I miss you all. So first of all, I would like to apologize muna for being on a hiatus for 1 year and 4 or 6 months na, you know, na hindi ako nakapag-upload ng any vlog videos because I was a little bit busy with my life here in Japan with all of the applications and, you know, iba't ibang papers na pinaprocess. So medyo na-busy ako, guys. In short, wala akong masyadong time mag-edit ng mga videos but meron naman akong mga videos na, or what you call this, video vlog dumps na hindi ko na-edit. So, tignan natin ito sa ano. Let's just watch all the videos na kinuha ko before and i-compile natin siya para maging vlog. So, yun na lang muna yung ano, parang resort ko. So, you know, kasi parang medyo nakalimutan ko na yung mga places na na-visit ko. And I think maganda rin siyang idea para magkaroon ng look back kahit konti man lang sa ano, mga napuntahan kong lugar. Sayang naman kasi if di ko, di ba, mapapakita sa inyo. So, i-edit ko na lang, tapos i-squeeze in lahat ng videos. Ayan, pasensya na guys. Okay, I'm so sorry. But anyway, I'm so excited na ipakita sa inyo yung video. So, let's go! Diba, so first pa lang nagpapakit na ako. Introduction sana muna, girl. Port of Nagoya Public Aquarium is the sixth biggest aquarium in Japan. It was opened on October 1992, and it is a home of 500 species, including beluga whales. Ayan, so ika-cut ko muna yung video doon. Okay, so nakita niyo yung mga beluga whales. Di ba ano siya, guys? Yung what you call this, maingay. Charot. Nakalimutan ko yung sound ng beluga whales. So, good thing na parang, ano siya, pinakinggan ko din. Okay, next na. So, pabayaan nyo na lang guys yung parang guy na nagaganon, nag-appraise siya sa beluga whales. Kaya parang maraming tao doon. Tignan. They also conduct dolphin performances, beluga whales, and orca training shows for 15 to 20 minutes on the biggest water stadium in Japan. So yung parang Port of Nagoya, yun yung may pinaka ano, malaki na parang pool, water pool na nakikita nyo naman siguro. Meron siyang ano, parang TV-TV kasi kapag nakaupo ka sa back seat, when you're seated at the back seat, parang ano, medyo malabo siya tignan kasi parang maliit siya sa mata mo. Pero good thing is parang may TV-TV sila na makikita mo kung saan na parang ano yun, saan na side. Parang saan na side nagpe-perform, dito pa sa right, I mean sa left or sa right, ganun siya.
では、シャチのご用心の方をご覧ください。はい、今、スペアの犬の親子が泳ぎ出していますが、尾びれを上下に振って泳いでいますね。田舎にいる魚たちは尾びれを左右に振って泳ぎますが、シャチやヨタの仲間たちは尾びれを上下に振って泳いでいきます。シャチはとても速く泳ぐことができます。最高時速50キロほどのスピードを出すことができると言われています。さあ、そして勢いよくトレーナーの元に戻ると大きな波が立っていますね。この波を立てる動きは実は野生のシャチたちも行っています。あるいは見るのどうも大きな。じゃあ ika-cut natin yung video na show shorter kasi mas maganda siya in actual kapag makikita mo talaga. Kapag kasi sa screen, parang ano, kahit i-zoom mo, parang yung sa TV lang yung makikita mo na ano, clear masyado. Pero maganda talaga siya sa actual, sa actual guys. Mas maganda talaga siya sa actual na kapag titignan niyo. Kasi parang hindi niyo ma-appreciate kasi medyo blurred at saka malabo yung ano, video. Diba? Yeah. Actually, meron ding dolphin shows sa part of Nagoya, and then pero mas na-enjoy ko yung what you call this, yung seal training, kasi parang super funny siya, as in i-watch niyo talaga yung video, funny masyado guys. Thank you. Next, ipapakita ko naman yung mga fishes na parang nakita ko na weird or first time ko nakita yung mga bright fishes, mga stonefish. Papakita ko sa inyo next. Ayan. めっちゃ顔さ。
turquoise ano? Where's the lovebirds? Yun yung mga videos na natira sa akin sa ano, sa memory card ko. So parang ano, yung iba kasi karamihan puro mga pictures. So ipa-flash ko na lang yung iba. Overall, actually, if i-rate ko yung Nagoya ko, charot, pag-rate talaga ako, no? Pero if i-rate ko siya, okay lang naman yung place, parang ano, medyo reasonable, reasonable, sorry, medyo, sorry guys, if i-rate ko yung Nagoya ko, given the chance, charot, may chance. Actually, reasonable naman yung ano price niya siguro. It's like 3,000 yen sa adult, 3,000 yen or ano, yun nga, 1,500 kapag may mga events. Okay naman siya so far. Parang sad. Okay naman siya so far. Hindi, okay siya guys, actually. Tapos, hindi lang din naman kasi yung ano, yung place. Parang experience nyo na din siya. I think, i-rate ko siya ng 8 over 10. Kasi parang first time ko siya. Binawi yung 5. Mga 8 over 10, ganun. Kasi ano eh, parang amusing siya at super nice talaga sa labas kapag ano, titignan mo. Maganda din siya sa loob. Tapos parang marami kang first experience, especially kapag dadalhin mo yung family mo doon, yung mga bata. Kasi parang ano, ma-amaze na sila. Lalo na kapag nakita nila mag-perform yung mga, you know, mga sea creatures. Tapos ano, mga first time nila na makukuha mga ano, mga isda sa bato. Isda sa bato. Ayan, mga ganun. Mga colorful fishes, mga crab king, diba? Yun yung parang highlight sa akin. Tsaka yung mga beluga whales. If uulitin ko ba, hindi na syempre. Kasi ano, parang once in a lifetime experience lang. Okay na ako dun. Ayan. So, that's it for my part of Nagoya Aquarium review. See you next vlog and bye! I leave you alone, I just want my credit. I vow to tell the truth and never embellish. To my family, I'm forever indebted. To the ones at home.